Hey guys, welcome back to my channel. So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga product na nakatulong upang mabawasan yung mga acne breakouts ko. So, kung gusto mong malaman and interested ka, please just keep on watching. Disclaimer lang sa inyo guys, these products will may or may not work on you. So, pwedeng yung mga products na hiyang nyo nakapagpagaling sa skin nyo, pwedeng hindi siya mag-work sa akin and vice versa lang. Kung ano yung mga product na nakapagpagaling sa skin ko, pwedeng hindi or pwedeng makapagpagamot sa mga pimples nyo. And gusto ko lang sabihin na kung gusto nyong i-try itong mga products na sasabihin ko, buy it at your own risk. Huwag nyo kong sisihin kung hindi siya mag-work sa inyo. Ganun talaga. Ganun talaga. May mga bagay na hindi mag-work out. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo ito try, di ba? So, without further ado, let's just get started. And gusto ko lang din sabihin na yung skin type ko, oily. As in, super oily ko. Yun lang. So, yung skin ko, mga high school pa lang, tinutubuan na ako ng mga pimples dito. Basta, naging buong mukha na siya. Una sa noo lang, sa baba, sa ilong. And then, malalaki talaga sila. And then, wala lang akong pakialam kasi hindi pa ako... Well, may pake ako, ginagamot ko siya, pero kahit anong ipahid ko, lalo siyang dumadami. Nagigets niyo ba? Kung na-experience nyo na din yun. Hi, same tayo. So, ayun. Lagi siyang dumadami, kaya hindi ko na lang siya ginagamot. Ang ginagawa ko lang, safeguard lang, yung pinanguhugas ko sa mukha ko. Pero nung May 2017, last year, naging curious na ako sa skincare. Nag-start to nung may nakita akong nag-viral na po sa Facebook tong isang girl na puno talaga ng pimples. So, naging curious na ako tungkol doon kasi gumaling yung tagyawat niya. So, sino ba namang hindi mako-curious at sino bang hindi gusto gumaling ang pimples? So, nag-start na nga doon na nag-research ako about sa product na ginamit niya. And then, shinare ko yun sa parents ko na baka pwedeng itry namin, ganyan. Lux White. Hanggang sa sinabi ko sa daddy ko na ganito, baka pwede natin itry kasi medyo pricey siya. 3,060 capsule yung bottle na ganito. So, pumayag naman daddy ko. And ayun na nga, bumili kami. First, okay siya sa akin. First, ayun, papakita ko ng picture ng bago akong mag-take. Kasi bago akong mag-take, nag-picture muna ako para sakali. Kung gumaling man ako, di ba, pwede ko siyang i-promote or something, makatulong sa iba, ganyan. So, ayun na nga. First 2 weeks, sobrang ganda ng effect niya sa akin. Makikita mo na talaga na nawala yung mga bumps kasi ang dami kong mga little bumps dyan sa mukha. Nag-brighten yung mukha ko, pati yung katawan ko kasi nga, glutathione siya. So, sa isang bottle na 60, dalawa kami ng kapatid ko umiinom. Ang recommended dito, ano, twice a day mo siya iinumin, umaga and then gabi. First 3 months lang namin to ininom kasi yung pangalawang bottle namin, as in sumabog talaga yung mukha ko sa tagyawat. Magpapakita na lang din ako ng picture, as in sobrang dumami niya, as in yung malalaki na talaga. Ang sabi sa akin, baka ilalabas lang daw lahat ng dumi sa katawan ko, ganun, ganyan. Naisip ko na din na baka hindi lang 1 year ako uminom nun or baka i-maintenance ko na siya. Masyadong mahal. Actually, nagpa-member ako kasi pag member ka, 50% off ang product. So, ang 3,000 mo, magiging 1,500 na lang yan. Nagpa-member ako, member na ako ng front row. 3 months lang ako uminom nito. Tinigil ko na. And, kumalma naman yung mukha ko. So, after that, May, June, July, August. August, hanggang sa August, tumigil ako. September, October, November, December. Ilang months din yun? 4 months? Basta tumigil ako. Na-curious ako sa ginagamit. And, nag-trending yun yung Korean skincare. And may nabasa ako or may napanood ako na sinabi niya na kapag oily ka, dapat mag-moisturizer ka lang. Kasi, di ba, ang akala ko kasi nung una, yung mga dry lang yung skin, yung mga nagmo-moisturizer. So, na-curious ako dun. And yung pinaka-affordable na product na moisturizer na meron dito sa malapit sa amin, Mercury Drug or 7-Eleven. So, nabasa ko dun yung Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Iwhite Korea. So, eto yung unang product na tinry ko. December ako nagtry. Isa muna siya, isang linggo. And, nagustuhan ko yung ganda niya sa mukha. Siyempre,
gusto ko pang matry yung iba nilang product. Sinunod ko dun yung facial wash Whitening Vita ng Iwhite pa rin. Yan. So, dalawa na sila. Maganda yung kinalabasan ng mukha ko. Naging fresh. Ganyan. Ang dami na nakakapansin. Hanggang sa try ko yung mga ano nila. Ano? Peel off mask. Yan. Pati sa nose pack. Yan, try ko yan. As in, sobrang, alam mo yun, yung parang nag-re-reach lang itong mga product na to ng 19 to 25 pesos. Yan, yung sachet na yan. And good for 2 weeks mo na mo. Sa akin, good for 2 weeks ko na siya nagagamit. Sobrang sulit niya kasi imagine, nanggaling ako sa tig 3,000 na product. And then ngayon, tig to 20, 25 pesos lang nagamit ko. Naging maganda naman yung skin ko. So, ang mga tinry ko pa na iba, itong ano nila, wash off mask. Itong 2-minute whitening miracle, this is so, so, so good. Sobrang ganda ng product na to. Ito yung parang gel lang siya, and then kapag pinahin mo dyan, magiging scrub na siya. Yan, sobrang ganda nito. And I highly recommend this product. Nakuyos pa ako sa ibang product, syempre, 20 pesos lang, dan ako sa Mercury, kung bibili ako. Ito din, sobrang, sobrang ganda ng product na to. Sorry, so medyo gusot na siya. Facial Cream Whitening Vita 3-in-1 Whitening Makeup Base Protection SPF 15. So, may SPF na siya. And gusto ko lang sabihin sa inyo, ako mismo, a friendly reminder. Please, 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 bago ka lumabas ng bahay, mag-sunscreen ka or sunblock. It's good for your skin kahit na tumanda ka na. Pasasalamatan ka ng skin mo pag nag-araw-araw ka nagsa-sunscreen. So, ito, 24 pesos lang to. Ang tagal ko nagagamit. 2 to 3 weeks. So, after that, merong nag-message sa akin na sabi niya, itry ko daw yung erase solution. So, pagdating ko doon, wala akong nabili nung roll-on. Basta yung roll. Ito yung nabili ko. Gluta by Erase Whitening Toner with Oil Control. Yan. Combo sila nung Iwhite. Sobrang ganda nung face ko. As in, everyday sa school, prof, or mga kaklase ko, napapansin nila na, ang ganda ng skin mo, ganyan, anong ginagamit mo, glowy, basta dewy siya, parang Korean skin, ganyan. As in, nawala na yung mga acne marks ko kasi ayun din yung number one problem ko sa mukha ko, acne marks. So, ayun nga, nawala na siya. To the point na pati yung mga kaklase kong lalaki na may acne, nagpabili na rin sila sa akin. Sinasabi ko sila sa pagbili, ginagamit na nila dahil sa akin. So, ayun nga, naging okay naman siya. So, ayun nga, di ba, nakabili na ako no Gluta by Erase. And patuloy ko pa rin hinanap yung roll-on nila, yung erase solution. Kasi may nag-review din noon na maganda nga daw. So, eto na, bumili ako sa classmate ko kasi meron siyang nakastock and hindi niya ginagamit. So, ayun nga, nakabili na ako ng erase solution. Ito siya. Erase solution for scars, pimple, freckles, wrinkles, stretch mark, dark elbows, and knees. So, ginamit ko siya. Ang effect naman nito, natatanggal yung balat. Talagang parang sinusunog niya yung balat mo and natatanggal niya yung mga, syempre magbabalat, matatanggal yung mga dark spots. So, nung unang ginamit ko to, okay siya. As in, okay siya. Parang dalawang beses ko lang siyang ginamit kasi nga nagbabalat. Ang pangit tingnan sa school kapag nagbabalat yung mukha. Ang ginagamit ko pang tanggal ng blackheads sa ilong or all over the face, nilalagyan ko siya nitong Iwhite Pore Purifying Balm. Ito, nilalagyan ko siya para siyang coconut oil. Basta ilagay mo dyan. And then, i-wash mo. Ay, hindi mo siya i-wash. Itatanggalin mo siya ng tissue. And then, itong favorite ko na peel-off mask. Itong Megan. Yan. 25 pesos lang to. Pwede mo siyang mabili sa Savemore. Pure gold. Basta sa mga ano. Basta Savemore ko to binili. 25 pesos lang siya. Meron pa yung kulay green. So, sobrang love ko tong product na to. And hiyang siya ng skin ko. So, yung mga product ng Iwhite, siya talaga yung nakapagpagaling ng pimples ko. Pati yung Gluta by Erase Solution. Yan, yung mga product na napagpagaling. Pero, December, January, February, March, April, May. 5 months ko siyang ginamit. And nawala yung effect niya sa akin. As in, dito na lumala yung pimples ko. Sobrang lala, makikita nyo, ipapakita ko na lang sa inyo dyan. As in, sobrang ngayon lang nangyari sa mukha ko yung ganyan. As in, ayan, buong yan. Grabe. As
sabi ko kasi noon, ayoko magpa-derma kasi baka mamaya pag nagpa-derma ako, may naging kiss na sa pinsan ko. Naging uka-uka lang yung mukha niya dahil laging piniprick yung mga pimples niya and cyst acne yung mga pimple niya. So, pag nga 'di ba natanggal 'yun, uuka talaga siya. Ayoko mangyari sa mukha ko 'yun. Kaya hindi ako nagpa-derma. Kumbaga parang alam ko dapat magpa-derma ako kasi sila lang makakagamot sa akin. Pero nandun pa rin yung ano ko na kasi nasa dugo namin eh, lahi namin to na may pimples talaga kami. So takot ako na maging katulad sa kanya yung mukha ko. Kaya as much as possible, humahanap ako ng mga products na pwedeng makatulong sa skin ko. And hindi para gumastos ng malaki kasi alam naman natin na hindi ganun kamura ang magpa-derma. June 2018 this year, nag-start yung breakout ko as in super major na breakout na tipong pagpaalis ako ng school. Kunyari, galing akong bahay, punta akong school, babalik na ako pa uwi. Grabe. Tatlo, lima yung tutubo sa mukha ko. Araw-araw, ganun nangyayari hanggang sa natad-tad na siya ng pimples. Ginagawa ko pa rin tong puro Iwhite, yan yung mga Iwhite products. Araw-araw pa rin nilalagay. Pero sa tingin ko, lumala siya lalo. Kasi nga, hindi ko alam ano nangyari sa kanya. May nabasa akong article or napanood. Basta nagbabasa ako ng mga article tungkol sa pimples. Once na naging immune na yung skin mo, hindi ko alam kung tama to ha. Once na naging immune na yung skin mo sa mga product na ginagamit mo, nawawala na yung bisa niya sa'yo. So, nawawala na yung, kunyari, yung mga product na to, ito yung nakapagpagaling sa akin. Naging immune na yung skin ko sa kanila to the point na hindi na nila tinatanggap yung ginagawa ng product. Nagigets nyo ba? Wala nang epekto yung mga product na to sa skin ko kasi immune na sila. Immune na yung skin ko. So, ayun. Ang ginawa ko, kailangan ko na naman maghanap ng another product para gumaling yung skin ko. So, andito na naman tayo sa try and tested. Hanap sa ganito, tingin sa ganyan, bili, pahid, hindi gumagana. Ginagawa ko yan. Alam ko yung feeling ng iba dyan sa inyo na kahit anong pahid nyo or kahit anong inom nyo, walang nangyayari. So, ito na nga. Nanood ako ng mga review sa YouTube, mga Pilipino YouTuber kasi alam lang sa ibang bansa kasi medyo mahal. And hindi agad nakukuha, lalo na Korean products. So, itatry ko muna yung mga nandito sa Pilipinas. So, ayun nga. May nag-viral na naman, na lalaki naman yun. Sobrang dami niyang pimples. And, alam ko, na-curious din kayo dito, sa Slindamycin SOS na 1% topical solution. Ito, yung roll-on. Antibacterial to. Sa Watson's, hindi sila nagbibigay ng walang reseta. And napili ko to sa generics pharmacy. 98 pesos or 95. Basta wala siyang 100. Dinry ko to pero nagka-diarrhea ako. Yes, hindi ko siya hiyang. So, wala na naman. May nakita akong post ng friend ko. Eto, Nivea. Basta extra white repair for minimizer foam. So, ayan. Try ko din kasi nag-work daw sa kanya. Hindi na naman nag-work sa akin. Defensil cream and defensil soap. Hindi ko na makita yung soap eh. Pero ito yung cream. Hindi na naman nag-work sa akin. Tapos alam niyo yung lactacin? Yung sa commercial na anti-pimple, ganyan yung color pink yata yun. Around 20 pesos yata sa Mercury Drug. Nag-take din ako noon. Wala namang kailangang reseta yun. Nag-take ako. Wala din. Lalo niya lang pinalala as in sumabog na talaga yung pimples ko. So, nagising na ako sa katotohanan na, okay, tama na. Balik tayo sa safeguard na pink. Ayun lang, araw-araw, ayun lang. Wala na akong pinupunas. Hindi ako nagpupulbo sa school. Hindi ako nagme-makeup. Wala kahit ano. Lip tint lang. Cheek tint, hindi din ako naglalagay. Medyo kumalma yung skin ko nung wala na akong nilagay. As in, nanahimik naman siya. Kaso, paano ko siya papagalingin yung mga natirang tigyawat? And paano ko tatanggalin yung mga acne marks? Kasi ayun yung pinakamahirap sa lahat. Mawawala yung pimples mo, pero yung acne marks, hindi niya mawawala. Hindi niya matatanggal agad. It takes time para mawala yung acne marks. Research ako, inood sa YouTube, kasi yun naman lagi yung ginagawa. Panood ko yung sa Kapuso Mo Jessica Soho, KMJS. Yung about sa Aztec Healing Clay Mask. Pati yung Apple Cider Vinegar. Yan yung combo na to. At first, siyempre, ito medyo mahal.
525 pesos. Ano kung hindi siya nag-work sa skin ko? Eh, di sayang yung 500 ko. Bibili na lang sana ako ng ibang products. And itong apple cider, 200 plus 207. Basta 200 something siya. Ganyan. Sayang naman kung hindi ko magagamit, diba? So, nag-order ako sa Shopee. Sample nila ng apple cider and then nung clay mask. At first, natatakot akong mag-order sa online kasi baka mamaya hindi naman natin alam kung fake or original yung binebenta nila. Siyempre, ilalagay mo sa skin mo yan. What if lalong lumala kasi fake, hindi ka sigurado. Kaya nag-browse talaga ako ng matindi sa Shopee and maraming nag-review doon na original daw, ganyan. So, doon ako bumili. Ililink ko na lang sa baba yung shop. So, eto yun, 50 grams. May kasama siyang ganyan. May kasama ng measuring spoon, bowl, spatula, pati ano, brush. Pero hindi ko na ginagamit yung brush. Itong spatula na lang talaga yung pinanglalagay ko. Legit siya, totoo. Kasi eto yung nakapagpawala, nakapagpakalma ng mga tagyawat ko. Twice a week mo lang daw siya ilalagay, sabi sa direction. Hindi ko ginawa yun. Sa sobrang desperate ko na matanggal yung pimples and acne marks ko, yung ginawa ko, everyday ko siya nilalagay. As in everyday. I know, hindi siya, hindi ko alam kung okay ba yun, kung okay lang. Kung ikaw, kung gusto mo i-try, kung gusto mo i-try yung ginawa ko na everyday. Sa akin kasi nag-work, tsaka ano lang yan, wala lang sa product and kasamahan mo ng konting panalangin na sana mawala na. Yung ng product na to, with tools, umabot ako ng 450 or 430 pesos with shipping na yun. Nung mauubos na siya, 2 weeks ko siya ginamit kasi nga almost everyday ko talaga siyang ginagawa. Sinabayan ko siya ng toner. Ang ginawa kong toner, roughly nilagay kong apple cider and then tubig. Ito yung naging toner ko. Wala na akong ibang nilalagay. Pagkalagay nung mask, tanggal sa gabi, hilamos. Ilalagay ko siya dito. Then, spread lang. Then, tapos na. Ayun na yan. Ito talaga yung nakapagpakalma sa mukha ko. As in, nawala yung araw-araw. Tatlo yung tumutubo. As in, wala na talagang tumutubo. Nililinis niya na lang yung skin ko. Naisip ko, what if mag-go na lang ako sa mga products na natural? Yung less chemical tayo para masana yung mukha ko sa natural products. So, ang ginawa ko, ganap ako ng natural scrub kasi kailangan ko mag-scrub ng mukha. Yung mga dead skin, kailangan mong tanggalin yan. So, I go for St. Ives. I super, 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 super love this product. St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. 100% natural exfoliants. So, super love this. Ang recommend dito, use 3 to 4 times a week. So, hindi ko naman sinundan dahil makulit ako at desperado na ako matanggal ang malas sa mukha. Ginawa ko siyang araw-araw. Tuwing gabi lang naman. Ito na talaga yung nakasagot. Ayan, papakita ko sa inyo kung yung stage ng mukha ko. Paano yan natanggal. At September, alam ko first week, medyo okay na siya. October, okay na siya. By October, binalik ko yung mga Iwhite products. And okay na naman siya sa mukha ko. Kung gusto niyo munang mag-try ng Iwhite product, etong tatlong product na to i-recommend ko sa inyo. Facial wash, moisturizer, and then facial cream. Medyo mag-ingat lang dito sa facial cream kasi konting-konti lang talaga nilalagay ko nito kasi color white talaga siya, as in sunscreen talaga siya. Pero pag blend out mo naman siya with the moisturizer, okay naman. So, ang pagkakasunod-sunod guys, magwawash ako ng face gamit yung safeguard, hindi nawawala sa akin yun, safeguard na pink. And then pagkatapos ko magwash, ito naman gagamitin ko ng facial wash ng Iwhite, ayan. And then after this, mag-scrub ako. Babasahin mo lang yung mukha mo, then scrub. After this, minsan alternative, eto, o kaya etong 2 minute miracle. Yan. Pinagliliwas ko tong dalawa na to. And then, kapag medyo madami na akong anik-anik sa mukha, nagpipeel off mask ako pagkatapos mag-scrub. And then, I still use this Gluta by Erase. Toner to. Tapos, o kaya kung hindi ito, eto namang pinaghalong tubig tsaka apple cider vinegar. And after that, moisturizer.
dyan. Moisturizer, hindi mawawala. And kahit gabi or umaga, ito nilalagay ko. Facial cream ng Iwhite. Yan. Itong dalawang to, hindi nawawala sa list ko. So, kapag naman, ngayon kasi medyo umukay na yung mukha ko, twice a week na lang ako naglalagay nito. Lalagay mo lang siya sa isang bowl, isang kutsara lang. Then, isang kutsara din nito. Pero, huwag na huwag kang gagamit ng metal bowl or kaya metal spoon. Plastic lang lahat gamitin mo and pagpahid din plastic kasi masama daw ginagamitan ng bentonite, yung bentonite clay ng metal. Gusto mo matry yung mga product na ginamit ko, ililist ko na lang siya sa description sa baba and kung mga around magkano siya and saan mo siya pwedeng mabili. Kung gusto mong i-try, may idea ka na ako sa mga pwedeng bilhin. And isang tip ko lang din sa inyo, kapag naghuhugas ka ng mukha, 'di ba? Pag naghuhugas ka sa mukha sa gabi, huwag kang gumamit ng towel. Sa akin kasi hindi nag-work 'yon, nagtatawel ako dati, hindi siya nag-work. Ang gawin mo, facial tissue na lang. Pura lang naman 'tong mga ganito, wala pang 30 pesos 'to. And madami na matagal mo lang magagamit. Isang facial tissue sa isang hugasan ng mukha, okay na 'yon, ganun 'yung ginagawa ko. Sa tingin ko kasi mas walang bakterya ang mapupunta sa mukha mo kapag facial tissue 'yung ginamit mo. So, that is it, guys. By the way, shout out to you, Angelica Nicole. I hope na gumaling yung pimples mo like me kasi nag-message siya sa akin. Tinatanong niya kung ano yung mga product na ginamit ko sa mukha ko para mawala yung pimples ko. And eto na yun. Try mo lang gamitin. Ikaw, kung sino man nanon sa inyo na may pinagdadaan ng mga pimples ngayon, huwag kayo mawala ng pag-asa. Mag-try lang kayo na mag-try ng mga products. Darating din yung time na mawawala sila and iiwan nila tayo. So, ayun lang. That is it, guys. Kung gusto mong gumawa ko ng skincare, kahit ayaw mo, gagawa pa rin ako. So, ayun. Next video siguro nito, skincare ko na ngayon. So, that is it, guys. Thank you so much for watching. I hope na matulungan ka ng video na to. And I hope na matanggal na yung pimples mo like me. I'm still doing skincare kasi di pa naman perfect, malayo pa sa perfect yung skin ko. Tsaga-tsaga lang talaga yung mga gentong mukha na acne prone, kailangan talaga ng tsaga at alaga para mawala yung pimples. So ayun lang, sana magustuhan mo tong video na to and kung hindi ka pa nakasubscribe, sana mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutang mag-like and comment ka lang sa baba kung ano yung gusto mo pang gawin kong video. That is it, guys. Thank you so much for watching. I hope to see you on my next one. Bye!